buhay ng tao, hindi mo malalaman. Hindi mo maiintindihan kung saan ka tutungo. Minsang aangat, minsang mababa. May kaligayahan at kung minsan ay kalungkutan. Pero ibahin mo ako sa sinabi ko. Dahil alam mo, hindi ako ang taong iyan. Ako si Adong. Ako ay isang batang hindi mo alam ang patutunguhan. Sa simbahan na ako nabubuhay. Kung saan, dito na ako nagpapalipas ng gabi. Dito na ako nagkakapera. Para sa akin, nandito na ang lahat. Wala sa akin ang araw o gabi sa aking murang isip. Mahirap kumita ng pera sa ganitong edad. Kaya ito na lamang ang tanging paraan upang mabawasan ang pangangalam ng aking sikmura. Mga mukhang nagdaraan ay malalamig na parang bato. Mga kamay na binabaliwala ang aking sarili. Mga hakbang na nagpapahalata ng pagmamadaling pag-iwas sa akin. Kahit piso o benchiko ay hindi nila ako mapagbigyan kahit kaunti. Mawala lang ang pangangalam ng aking tiyan. Kung may pumapansin man sa akin ay irap, pandidiri, at pagsuklam ang aking natatanggap mula sa kanila. Siya si Aling Evelyn, ang aking kasama mapaaraw man o gabi dito sa simbahan. Ang tanging taong kasama ko sa tuwing ako ay may problema. Ang nahihinga ng payo at ang tanging babae na nagsasabi sa akin kung parating na si Bruno. Si Bruno, ang taong kumukuha ng pera ko sa tuwing may napaglilimusan na ako. Sa tuwing kinukuha niya ang pera ko, ang aking makamay ay nanginginig habang nilalagay sa kanyang masakim na palad. Mga sentimong matagal ding kumalansing sa aking bulsa. Ngunit kailanman ay hindi nakarating sa aking mga bituka. Ang mga daing ay walang halaga. Waring mga patak ng ulan na sa malaking bitak na lupa. Mga taong bantad na sa pagpapalimos ng maraming pulubi. Kailangan kong magkaroon ng pagkain para sa akin. At para na rin kay Aling Evelyn. Ngunit sa oras na ito, hirap na akong humingi sa kanila. Ngunit isang pangyayari ang babago ng lahat. Isang pangyayaring biglang babago sa aking buhay. At hindi ko iyon inaasahan ng mga oras na iyon. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Kinakabahan na nalilito ang aking isipan. Hindi ko alam pero biglang dumilim ang aking paningin at sa isang iglap ay natapos ang lahat.